Marshall Peak, Kabanata 3209. Mahigit 100,000. Nang marinig ang tawag, natigilan si Shan Ching Luo saglit bago lumingon at tuwang-tuwa na napabulalas. Foster mother, noon, nang siya at si Biloo ay umalis sa Central Capital, sila ay direktang na-teleport sa Monster Star sa pamamagitan ng isang kakaibang altar. Kung hindi dahil sa pag-aalaga sa kanila ni Chiyu at pag-ampon pa sa kanila bilang kanyang mga adoptive daughter, malamang na namatay sila sa kanilang lakas sa oras na iyon. Para sa kanya, si Chiyu ay hindi lamang ang kanyang tagapagligtas, kundi pati na rin ang kanyang pangalawang magulang. Bago dumating, alam niyang makikita niya si Chiyu sa paglalakbay na ito, kaya napuno ng pag-asa ang kanyang puso. Sa kabilang banda, tulalang tumingin din si Io kay Zuyu. Namumula ang mga mata ng huli habang mahinang tumawag. Ama, pinigil ni Io ang pananabik at tumango. Mabuti, mabuti, mabuti. Hanggat ligtas ka. Paglingon niya kay Yang Kai, lahat ng dati niyang hinaing ay nawala. Nakabalik na siya sa Star Territory at dinala rito ang kanyang anak, kaya ano pa ang masasabi niya? Bagamat hindi magkamaganak si Na Suyan at si Yan Ning Chang, hindi nila nakita si Guizhu sa loob ng maraming taon, kaya natural silang humakbang para saludo sa kanya. Sabik na tumingin sa kanya si Gu Kang Yun at nauutol. Palace Master, bumalik ka na sa Star Territory. Maaaring tawagin ni Na Chiyu at IOC Yang Kai sa kanyang pangalan at kahit na tawagin siyang Little Brat, ngunit si Gu Kang Yun ay walang lakas ng loob na tawagin siyang Palace Master. Oo, kababalik ko lang mula doon. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Kung gayon iniisip ko kung ang aking sword union ay. Tumingin si Gu Kang Yun kay Yang Kai nang may pag-asa. Senior Gu, makatitiyak ka, isinama ko si Brother Gu sa pagkakataong ito, kasama ang marami sa iyong mga tao ng sword union. Saan? Nagliwanag ang mga mata ni Gu Kang Yun. Huwag kang mag-alala, makikita mo rin sila. Sa 100,000 tao na nagsisiksikan sa isang tiyak na lugar sa Small Sealed World, hindi mahanap ni Yang Kai si Gu Jianzin at ang mga tao ng Sword Union sa ilang sandali. Ang dahilan kung bakit madali niyang matawagan si Suyan at ang iba pa ay natural dahil hindi sila sa parehong lugar ng iba. Dajun, iabot mo ang Mountain Ripple Map. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay. Hindi alam ng Southgate Army ang kanyang intensyon, ngunit hindi sila nagatubili. Mabilis nilang kinuha ang Mountain Ripple Map at binuksan ito. Sa isang iglap, lumiwanag ang mapa, at lumitaw sa harapan nila ang isang High Heaven Palace na lumiit ng hindi mabilang na beses. Tuloy-tuloy na tumaas at bumagsak ang mga bundok, at kahit ang pinakamaliit na batis at burol ay kitang-kita. Ang bagay na ito ay nagmula sa mga kamay ng Southgate Army at Haoyu, kaya natural na ito ay lubhang kamangha-mangha. Itinuro ni Yang Kai ang ilan sa mga taluktok at nagtanong. May mga nakatira ba rito? Sumulyap si Bayan Yuking at sinabing. Tama. Thousand Leaves Peak ay kung saan nakatira si Old Man Yehen at ang mga tao ng Thousand Leaves Sect, habang ang Five Sacred Peaks ay kung saan nakatira si Chiyu at ang iba pa. Siya ay nanatili sa High Heaven Palace mahigit isang dekada na ngayon, kaya natural na pamilyar siya sa pamamahagi ng lakas tao sa loob ng palasyo. Tumango si Yang Kai at sinabing. Maraming tao ang lalabas mamaya. Kailangan kong ayusin mo sila. Ilan? Tanong ni Bayan Yuking. Higit 100,000. Sa sandaling sinabi niya ito, lahat ay sumipsep ng malamig na hangin. Ang High Heaven Palace ay hindi kailanman nagkaroon ng maraming tao, at hindi kailanman nilayon ni Yang Kai na tumanggap ng maraming disipulo. Mula nang itatag ang High Heaven Palace, tila sarado na ito mula sa labas ng mundo. Walang nakakaalam kung ano ang intensyon ni Yang Kai, at ngayon lang nila naintindihan na naghahanda siya para sa araw na ito. Kung napakaraming tao, kakailanganin ko ng tulong. Sabi ni Bayan Yuking. And, maaari mong tawagan ang mga tao mula sa Thousand Leaves Sect. Tumango si Yang Kai. Ilalabas ko muna sila. Agad na kinuha ni Bayan Yuking ang kanyang artifact ng komunikasyon at ibinuhos ang kanyang divine sense dito, na halatang nagpapatawag ng mga tao. Samantala, ipinatawag ni Yang Kai ang Sealed World Bead. Napapaligiran ng itim na chi, isang higanteng parang tadpole na rolling stone ang masayang lumitaw, na ibinuka ang malaking itim na bibig nito habang nakatayo ito sa pagitan ng langit at lupa. Ang nakakatakot na aura na nagmumula sa rolling stone ay naging dahilan upang bahagyang mamatla ang tatlong Monster Kings. Di hindi nila alam kung ano ang bagay na ito. Hindi ito gawa sa laman at dugo, ngunit nagbigay ito ng lubhang mapanganib na pakiramdam. Mula sa higanteng bibig, isang figure ang unang sumugod. Pagtingin niya sa paligid, bakas sa mukha niya ang pagkagulat habang tulala siyang nakatayo doon. Ito ay walang iba kundi si Meng Wuya. Ang mayamang world energy sa paligid niya ay nagparamdam sa kanya na siya ay nasa isang panaginip. Sa Star Territory, ang World Energy of Shadowed Stars High Heaven Sect ay pangalawa,
Ngunit kung ikukumpara sa lugar na ito, ito ay tulad ng paghahambing ng langit at lupa. Hindi na niya kailangan pang i-circulate ang kanyang secret art habang ang world energy ay nag-drill sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang mga pores na nagpaparamdam sa kanya ng pisikal at mental na komportable. Ang isa pang figure ay lumabas sa bibig ng Rolling Stone, pagkatapos ay pangatlo, pang-apat. Lahat ay pareho, malakas na sinabi ni Yang Kai. Lahat, huwag tumigil, patuloy na sumulong, mas marami ang lumalabas. Sa kanyang paalala, bumalik sa katinoan ang grupo ng mga taong unang lumabas at nagkatinginan, kitang-kita ang excitement sa mga mata ng isa't isa. Matagal na silang nakatanggap ng balita na ang paglalakbay na ito ay upang sundan si Yang Kai sa isang mas mataas na antas ng mundo na tinatawag na Star Boundary. Ngayon, mukhang ligtas na silang nakarating. Hindi lang nila naisip na ang tinatawag na Star Boundary na ito ay magkakaroon talaga ng napakagandang cultivation environment. Ang mga ordinaryong lugar sa Star Boundary ay natural na hindi magiging ganito. Kahit na ito ay mas mahusay kaysa sa Star Territory, hindi ito magiging iba. Gayunpaman, ito ang High Heaven Palace, ang dating lugar ng Second Passion Sect. Isa ito sa pinakamagandang cultivation paradise sa Northern Territory, kaya paanong hindi magiging mayaman ang world energy dito? Isang tuloy-tuloy na daloy ng mga tao ang lumabas sa bibig ng Rolling Stone, at ilang saglit lang, ang plaza ay napuno ng mga tao. Sa oras na ito, sumugod din ang mga tao mula sa Thousand Leaves Sect, na pinamumunuan ni Yehen. Hindi sila marami, ilang daan lang, pero nang makita nila ang eksenang ito, medyo nagulat sila. Pagkatapos magtanong-tanong, nalaman nila na ang mga taong ito ay talagang mula sa Lower Star Territory, na agad namang ikinagulat ni Yang Kai. Para sa isang cultivator sa Star Boundary, ang mga nagmula sa Lower Star Territory ay pawang mga elite sa mga elite. Kung hindi sila namatay ng maaga, ang kanilang pagkakataon na maabot ang Emperor Realm ay napakataas. Ito ay dahil ang cultivation environment sa Lower Star Territory ay mas mababa kaysa sa Star Boundary, kaya ang hardworking environment ay nagbigay sa kanila ng potensyal na lumago. Sa Star Boundary, hindi dahil walang cultivator na nagmula sa Lower Star Territory, ngunit ang mga iyon ay mga scattered cultivator. Wala sa kanila ang nakakita ng ganitong kagilahilalas na eksena. 10,000 cultivator ang lumitaw sa plaza, at mas maraming tao ang patuloy na lumabas. Kahit na ang mga taong ito ay hindi masyadong malakas sa ngayon, hanggat mayroon silang sapat na oras, tiyak na sila ang magiging pundasyon ng High Heaven Palace. Walang oras si Yang Kai para makipag-chat sa iba, kaya nagtipon siya kasama si Bayan Yuking at itinuro ang mapa ng bundok ng High Heaven Palace, tinatalakay kung paano hatiin ang teritoryo at mga taluktok ng bundok para sa mga taong ito. Ang mga disipulo ng Thousand Leaves Sect ay sunod-sunod na umalis, bawat isa ay namumuna sa 1,000 hanggang 2,000 katao habang nagmamadali sila patungo sa tuktok ng bundok. Ang abala na ito ay tumagal ng ilang araw, kung saan bumalik si Hua Qingxi mula sa Southern Star Territory. Sa tulong ni Hua Qingxi, naging mas maayos ang lahat. Si Hua Qingxi ay may masaya at nababagabag na ekspresyon sa kanyang mukha, tinitingnan si Yang Kai paminsan-minsan na may mapait na ekspresyon. Bagamat dati siyang chief steward ng High Heaven Palace ni Yang Kai, wala siyang gaanong dapat pangasiwaan. Walang masyadong tao sa High Heaven Palace, at karamihan sa kanila ay mga disipulo ng Thousand Leaves Sect. Sa pangangasiwa ni Yehen sa Thousand Leaves Peak, hindi naging problema para sa kanya na pamahalaan ito. Si Hua Qingxi ay naging abala sa nakalipas na ilang taon na nag-iisip ng mga paraan upang kumita ng mga mapagkukunan sa pagtatanim para sa High Heaven Palace. Ang kanyang pakikipagtulungan sa Violet Source Chamber of Commerce sa Southern Territory ay nagbigay daan sa kanya na kumita ng malaki, ngunit paano kung kumita siya ng malaki? Kung walang mga alagad na gagamitin, ang mga mapagkukunan ng paglilinang ay isang grupo lamang ng mga numero. Sa makatuwid, ang kanyang posisyon bilang chief steward ay medyo hindi karapat-dapat sa kanyang titulo. Gayunpaman, iba ang mga bagay ngayon. Ang High Heaven Palace ay biglang nagkaroon ng mahigit 100,000 disipulo, at kailangan niyang pangasiwaan silang lahat, ayusin ang kanilang secret arts at resources. Halos mahulaan ni Hua Qingxi na wala siyang oras para magpahinga kahit kalahating taon. Siya ay karapat-dapat sa kanyang titulo bilang chief steward, ngunit hindi ba ito? Masyadong nakakapagod. Sa kabutihang palad, nariyan pa rin si Bayan Yuking upang ibahagi ang kanyang mga pasanin, kung hindi, kailangan niyang talikuran ang kanyang mga responsibilidad. Gayunpaman, tiyak na hindi nila kayang hawakan ni Bayan Yuking ang pang-araw-araw na pangangailangan ng higit sa 100,000 tao at kailangan nilang gumawa ng isang partikular na plano.
Ang huling grupo na lumabas sa Small-Sealed World ay isang grupo ng mga cultivator ng Monster Race, ang mga elite ng Monster Star. Medyo marami sila, mga 3,000 sa kanila, sa pangunguna ni Yushong, bawat isa sa kanila ay naglalabas ng isang demonyong chi. Ikinaway ni Yang Kai ang kanyang kamay at sinabing, "Monster Kings, ipauubaya ko sila sa iyo." Ang paglilinang ng Monster Race ay iba sa Human Race, kaya natural na pinakamahusay para sa kanila na turuan sila ng Three Monster Race. Nakangiti si na Ying Fei, Shi Lei, at Xi Wuwei mula tenga hanggang tenga habang ang kanilang mga mata ay dumaan sa 3,000 Monster Race Cultivator na naging dahilan upang makaramdam silang lahat ng lamig sa kanilang mga gulo god. Maaari silang ituring na cream of the crop sa Monster Star, mga elite na nakaligtas sa digmaan sa Myriad Beast Mountain Villa, ngunit sa harap ng mga aura ng Three Monster King, wala silang naramdaman na kakaiba sa mga sanggol. Walang nakakaalam kung anong uri ng kaharian ang Three Monster King, ngunit wala silang pagdududa na madaling papatayin sila ng 3 Monster Race Cultivator na ito sa isang hininga. Sa wakas, may gagawin. Tumawa si Shi Lei, ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw na parang kulog. Tulad ni Hua Chengxi, silang 3 ay naging walang magawa mula noong dumating sila sa High Heaven Palace. Ang kanilang pinakamalaking kasiyahan ay ang paglalaro ng taguan kasama si Hao Yu, ngunit pagkatapos na mahuli ng hindi mabilang na beses, si Hao Yu ay sumuko sa pagtakas at ngayon ay buong pusong nagpino ng mga artifact para sa High Heaven Palace. Sa kanyang mga salita, sinasayang niya ang mga mapagkukunan ng High Heaven Palace para masaktan ang puso ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi niya sisirain ang kanyang reputasyon bilang isang Emperor Weaponsmith. Ang mga artifact na kanyang pinino ay natural na ang pinakamahusay sa pinakamahusay. Ngayon, sa Treasure Vault ng High Heaven Palace, mayroong hindi mabilang na mga natapos na artifact ng iba't ibang grado. Kung alam niyang magdadala si Yang Kai ng 100,000 disipulo ngayon, nagagawing kapakipakinabang ang mga artifact na iyon, wala siya sa mood na ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng mga ito. Kung wala si Hao Yu, ang Three Monster King ay mas nainas. Binigyan sila ni Yang Kai ng 3,000 Monster Race Cultivator na kung ano mismo ang gusto nila. May magagawa sila para kay Yang Kai, at hindi sila mananatili rito at makakain ng librere mga bata, sumunod kayo sa akin. Kinaway-kaway ni Shi Lei ang kanyang kamay at namuna sa paglipad patungo sa isang bundok na malalim sa High Heaven Palace. Nagkatinginan ang 3,000 Monster Race Cultivator, nalilito. Sumigaw si Chiyu, ano pa ang hinihintay mo? Pumunta ka dyan. Noon lamang natuklasan ng mga cultivator ng Monster Race ang pag-iral ni Chiyu. Pareho silang nagulat at natuwa. Noon, bago umalis si Chiyu sa Monster Star Territory, siya lang ang Monster King sa Monster Star. Gayunpaman, ang kanyang katayuan bilang Monster King ay hindi maikukumpara kay Shi Lei at sa iba pa. Gayunpaman, sa kanyang utos, ang 3,000 Monster Race Cultivator ay masunuring sumunod kay Shi Lei. Ito ay isang kahangahangang tanawin. Marshall Peak, Kabanata 3,210. Lumubog. Kinailangan ni Yang Kai ng kalahating buwan para tumira lahat ng mga taong ito. Sa panahong ito, siya ay abala na ang kanyang mga paa ay halos hindi nakadikit sa lupa. Sa kabutihang palad, naroon si Hua Chengxi at Bayan Yuking upang tulungan siya, kung hindi, siya ay nag-aalala hanggang mamatay. Ang High Heaven Palace ay mayroong daan-daang malalaki at maliliit na spirit picks. Sila ay orihinal na walang laman, ngunit ngayon sila ay napuno ng mga tao. Ang mas maliliit na spirit picks ay may 100,000 tao habang ang pinakamalaking spirit picks ay may pagitan ng 2,000 at 3,000 katao. Sa 100,000 tao na kumalat sa 100,000 spirit picks, ang High Heaven Palace ay naging napakasigla sa isang iglap. Sa napakaraming tao, talagang mahirap pangasiwaan, ngunit nagmungkahi si Hua Chengxi. Ang bawat pick ay pipili ng isang pick master, at ang 100,000 pick masters ay direktang mananagot para sa kanya. Ang mga bagong disipulo ay nasa ilalim ng pamamahala ng pick masters, na magliligtas ng maraming problema. Sina Chiyu, Io, Gu Kangyun, at Guizhou ay natural na may kakayahang pangasiwaan ang sarili nilang spirit picks. Higit pa rito, lahat sila ay main picks. Bagamat hindi pa umabot sa Emperor Realm ang kanilang mga cultivation, lahat sila ay mga Third Order Dao Source Realm Cultivator, mas malakas kaysa sa cultivator mula sa Star Territory. Dahil dito, sumuko silang 4 sa 5 Sacred Picks at lumipat sa kanilang spirit picks. Ang mga disipulo sa ilalim ni Gu Kangyun ay madali ding hatiin. Si Gu Kangyun ay ang Union Master ng Sword Union, at dinala ni Yang Kai ang halos lahat ng mga elite ng Sword Union kasama niya sa paglalakbay na ito. Naniniwala si Yang Kai na ang lahat ng mga alagad ng Sword Union ay magiging napakasaya na nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Kung walang sapat na tao,
Maaari din silang ilipat mula sa ibang lugar upang mapunan ang kakulangan. Pinamunuan ni Io ang Spirit Picks na binubuo ng isang grupo ng Hengluo Chamber of Commerce Cultivators. Si Guizhu ay orihinal na mula sa High Heaven Sect, at si Qiyu ay nagbahagi rin ng isang bahagi ng mga tao ng High Heaven Sect. Dahil ang 3,000 Monster Race Cultivator ay itinalaga ni Yang Kai sa 3 Monster Kings, wala siyang magagamit. Ang iba, tulad ni Ye Shiyun, ilang elder ng Original Stars Emperor Sect, Qiyu Yimeng, Old Demon, at iba pang Origin Kings, lahat ay naging Peak Masters. Sa pamamagitan nito, ang sitwasyon ng buong High Heaven Palace ay naging malinaw kaagad, at magiging napaka-convenient na pamahalaan ito sa hinaharap. Kinuha ni Yang Kai ang 20 punong KT-wala, si Nahua Qingxi at Bayan Yuping, upang siyasatin ang iba't ibang mga taluktok. Matapos makumpirma na maayos na ang lahat, sa wakas ay nagkaroon sila ng oras para magpahinga ng ilang araw. Ang tinatawag na pahinga ay hindi nangangahulugang walang ginagawa. Kaya lang hindi sila kasing abala noong umpisa. Sa higit sa 100,000 tao na lumipat, tiyak na kakailanganin nila ng malaking halaga ng mga mapagkukunan ng paglilinang at mga pamamaraan ng paglilinang. Ngayong nakarating na ang lahat sa Star Boundary, ang mga pamamaraan ng paglilinang sa Star Territory ay tiyak na hindi makakasabay sa bilis. Natural, kailangan nilang baguhin sa isang mas mataas na antas ng pamamaraan ng paglilinang. Sa kabutihang palad, mula nang gumala si Yang Kai sa Star Boundary, nakapatay na siya ng hindi mabilang na tao. Napuksa pa niya ang isang nangungunang sekta tulad ng Sekang Passion Sect. Dahil dito, nakakolekta siya ng maraming paraan ng paglilinang na angkop para sa lahat ng uri ng cultivator. Para naman kay Hua Qingxi, naghanda na siya para sa tagulan at nagtayo ng Book Collection Pavilion sa isa sa mga main picks. Maraming secret arts at secret techniques ang nakaimbak sa loob, at agad niya itong binuksan para sa daan-daang peak masters na mapagpipilian. Sa suliranin ng way of cultivation na nalutas pansamantala, ang natitira ay mga materyales sa pagtatanim. Karamihan sa cultivator sa Star Territory ay gumamit ng crystal stones para sa cultivation, habang ang Star Boundary ay mayaman sa source crystals. Hindi naman magka-level ang dalawa. Sa kabutihang palad, ang High Heaven Palace ay nakaipon ng maraming source crystals sa paglipas ng mga taon, at ang kamalig ay napuno ng mga bundok ng source crystals. Si Yang Kai ay nangikil din ng malaking halaga ng source crystals mula sa 3 Saint Venerables ilang araw na ang nakalipas. Bilang karagdagan, si Hua Qingxi ay nakikipagkalakalan sa Violet Source Chamber of Commerce sa Southern Territory sa mga nakaraang taon. Pagkatapos ng magaspang na kalkulasyon, ang mga disipulo ng High Heaven Palace ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa source crystals para sa paglilinang ng hindi bababa sa susunod na 50 taon. Ang mga transaksyon sa Violet Source Chamber of Commerce ay nagaganap bawat taon, at ang dami ng mga materyales na ipinagkalakal ay napakalaki. Sa makatuwid, tiyak na magkakaroon ng surplus ng mga materyales sa 50 taon. Ang source crystals ay hindi isang alalahanin, ngunit ang tanging bagay na dapat isaalang-alang ngayon ay ang isyo ng mga table tas. Ang bilang ng Origin King Realm Cultivator na dinala mula sa Star Territory sa pagkakataong ito ay hindi maliit, at habang lumilipas ang panahon, parami ng parami ang mga tao na papasok sa Origin King Realm. Ang Origin King Realm ay hindi isang malaking bagay, ngunit ang pagpasok sa Dao Source Realm ay isang proseso na kumonsumo ng maraming pills, dahil ang sinumang cultivator ay kailangang uminom ng source condensing pills upang makatulong sa conversion ng kanilang source chi sa panahong ito. Naranasan din ni Yang Kai ang prosesong ito sa nakaraan, at gayon din si Nechiyu, Guizhu, at ang iba pa. Kung wala ang tulong ng source condensing pills, aabutin ng Origin King ng hindi bababa sa 10-20 taon bago ganap na ma-convert ang kanilang Saint Chi sa Source Chi, at ito ay para lamang sa mga mabilis na cultivator. Para sa mga mabagal na cultivator, posible ito sa loob ng mga dekada o kahit na mga siglo. Sa makatuwid, sa susunod na 10 taon o kahit 100 taon, ang High Heaven Palace ay mangangailangan ng hindi mabilang na halaga ng source condensing pills. Sa napakalaking halaga, ang sekta lamang ay hindi makakamit ang mga pangangailangan. Kahit na may spirit pill pick sa High Heaven Palace, ito ay malayo sa sapat. Habang nililinang ang sarili nilang mga alchemist, kailangan din nilang bumili ng malaking bilang ng mga table tas. Dahil dito, hiniling niyang kay Hua Qingxi, nakababalik lang, na pumunta muli sa Southern Territory at kumuha ng malaking bilang ng Monster Beast Monster Course. Gagamitin niya itong Monster Beast Monster Course para ipagpalit sa isang batch ng Source Condensing Pills sa Violet Source Chamber of Commerce. Si Yang Kai ay mayroong higit sa 1,000,000 Monster Beast Monster Course, na lahat ay nakuha niya nang pumasok siya sa Ancient Wildlands at pumasok sa Beast Tomb.
Ito ang akumulasyon ng buong ancient wildland sa loob ng 10,000 o kahit na daan-daang libong taon, ngunit lahat sila ay tinangay ni Yang Kai. Walang kulang sa 12th Order Monster Beast Monster Core sa kanila. Naniniwala siya na ang Violet Source Chamber of Commerce ay magiging masaya na gumawa ng ganoong deal. Para sa batch na ito ng Emergency Source Condensing Pills, direktang inilabas ni Yang Kai ang libu-libong Monster Core na may iba't ibang hugis at laki. Masasabing marami siyang dinudugo. Matapos abalahin ang sarili sa loob ng isang buwan, sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Yang Kai. Sa araw na ito, pinangunahan niya si Xia Ningchang sa tuktok ng isang espiritual na bundok. Ang Spirit Mountain na ito ay isa rin sa mga pangunahing taluktok ng High Heaven Palace. Kung ikukumpara sa iba pang Spirit Mountains, ito ay mas maganda at mayaman sa Spirit Chi. Punong-puno ng hangin ang halimuyak ng mga bulaklak at ang huni ng mga ibon. Hindi tulad ng ibang Spirit Mountains, itong Spirit Mountain ay napakataas, ngunit ito ay malamig at tahimik pa rin. Ito ay dahil hindi pinahintulutan ni Yang Kai ang sino mang cultivator mula sa Star Territory na abalahin ang Spirit Mountain na ito. Ang Spirit Mountain na ito ay ang Spirit Pill Peak ng High Heaven Palace. Mayroon ding dalawang magkatulad na Spirit Peaks, Spirit Array Peak at Spirit Artifact Peak. Ang kanilang katumbas na Peak Masters ay sina Nan Men Da Jun at Hao Yu. Siyempre, ang appointment ng dalawang Peak Masters na ito ay pinilit ni Yang Kai, pumayag man sila o hindi. Sa anumang kaso, mula ngayon, silang dalawa ay ang Peak Masters ng Spirit Array Peak at Spirit Artifact Peak ayon sa pagkakabanggit. Ang Spirit Pill Peak ay walang Peak Master, ngunit ito ang tuktok kung saan naninirahan si Pill Emperor Ji Ying. Sa mahigpit na pagsasalita, si Ji Ying ay hindi maituturing na miyembro ng High Heaven Palace. Pagkatapos ng lahat, siya ang ikalimang disipulo ng Wondrous Pill Great Emperors. Dahil lamang sa pagtatalo niya kay Yang Kai sa alchemy kaya nanatili siya sa High Heaven Palace upang pinuhin ang mga table tasks para kay Yang Kai. Maaari siyang ituring na panauhing elder ng High Heaven Palace. Si Ji Ying ay hindi masamang tao. Hindi lang siya nagkaroon ng cultivation ng Emperor Realm, isa rin siyang Pill Emperor, at personal na disipulo ng Wondrous Pill Great Emperors. Ang tatlong pagkakakilanlan na ito ay lubhang kapansin-pansin kahit saan man sila ilagay, at ang kombinasyon ng tatlong pagkakakilanlan na ito ay mas nakakatakot. Kung hindi niya aaminin, walang magagawa si Yang Kai sa kanya. Hindi niya kayang patayin siya, tama ba? Tiyak na makakasakit iyon sa Wondrous Pill Great Emperors, at ang galit ng Great Emperors ay hindi biro. Gayunpaman, talagang nanatili siya at tinupad ang kanyang taya kay Yang Kai, na nagpino ng malaking bilang ng mga Spirit Pills para sa High Heaven Palace. Hindi lamang ang mga Spirit Pills ay napino niya ng napakataas na grado, ngunit ang kanilang kalidad ay ginagarantiyahan din. Mayroon din siyang ilang mga disipulo sa ilalim niya, na lahat ay dinala sa Spirit Pill Peak upang magtrabaho. Sa buong Spirit Pill Peak, tanging si Ji Ying at ang kanyang mga disipulo ang nakatira doon. Bukod sa kanila, kakaunti lamang ang mga batang lalaki na namamahala sa paggawa ng mga kakaibang trabaho. Umakyat si Yang Kai at si Yan Ningchang at hindi nagtagal ay nakarating sila sa tuktok ng tuktok. Sa harap ng main hall, naghihintay ang isang lalaki na mukhang nasa 20s. Nang makita niya si Yang Kai, yumuko siya at sinabing, "Palace Master Yang, ang Honored Master ay naghihintay sa iyo. Pakiusap sumunod po kayo sa akin." Ngumiti at tumango si Yang Kai, alam niyang napansin na siya ni Ji Ying nang lumapit siya. Pagpasok ng disipulo sa bulwagan, mabilis na humakbang si Ji Ying at binati. "Brother Yang, matagal na. Mahigit 10 taon na silang hindi nagkita, na talagang matagal na. Ang dahilan kung bakit siya naging masigasig ay hindi lamang dahil natalo siya kay Yang Kai sa kompetisyon ng alchemy, kundi dahil din kay Gongsun mo. Salamat kay Yang Kai, ang Wondrous Pill Great Emperors, Third Disciple, ang bangkay ni Gongsun mo ay maaaring ibalik sa Medicine Pill Valley pagkatapos ng kanyang kamatayan, kaya natural na nagpapasalamat si Ji Ying sa kanya. Brother Ji," nakangiting tugon ni Yang Kai. Hinawakan ni Ji Ying ang braso ni Yang Kai at sinabing, "Brother Yang, dumating ka sa tamang oras. Kamakailan lang, nag-eksperimento ako sa isang bagong alchemy technique at nakagawa ng kaunti. Hihilingin ko lang sana kay Brother Yang na magbigay sa akin ng ilang mga payo. Isa siyang alchemy emperor, kaya kakaunti ang mga tao sa mundong ito na maaaring makipag-usap sa kanya ng alchemy. Mayroon siyang ilang mga younger brothers and senior sisters, ngunit lahat sila ay tinuruan ng iisang master, kaya't wala nang bagong pag-uusapan sa kanila, at hindi rin siya makakakuha ng anumang kapakipakinabang na payo. Iba si Yang Kai. Bagamat hindi alam ni Ji Ying kung sino ang nagturo sa kanya ng alchemy, alam niya na ang mga kasanayan ni Yang Kai sa alchemy ay hindi mas mababa kaysa sa kanya. Bukod dito,
Mayroon siyang sariling kakaibang estilo, kaya kung maaari siyang makipagpalitan ng ilang pointer sa kanya, tiyak na magkakaroon siya ng isang bagay. Ah. Hindi na kay Mixi ang Kai, iniisip sa sarili na talagang mga baliw ang mga alchemist. Pumunta siya rito para sa isang mahalagang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na mahuli siya ni Jiying sa sandaling nakilala niya ito. Sa pag-iisip tungkol sa kahilingan na kailangan niyang gawin sa ibang pagkakataon, mapagpakumbabo lamang na sumagot si Yang Kai. Hindi ako mangangahas na magbigay sa iyo ng anumang mga payo, tatalakayin ko lang ito kay Brother G. Ang pagkatalo sa kanya sa alchemy noong nakaraan ay isang stroke din ng swerte. Hindi inisip ni Yang Kai na mas magaling siya kay Jiying. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang espesyalisasyon, at si Jiying ay may sariling lakas. Tumawa ng malakas si Jiying. Masyadong mahinhin si Brother Yang. Maging ang Hanord Master ay puno ng papuri sa iyong mga kasanayan sa alchemy, sayang lang. Anong sayang? Natigilan si Yang Kai, iniisip kong may sasabihin tungkol sa kanya ang Great Empress of Wondrous Pills. Sayang naman at hindi ka makapag-concentrate sa alchemy daw. Kaya iyon ang sayang. Ngumisi si Yang Kai. Sa 3,000 Grand Daos, isa lang ay sapat na para makinabang ako ng husto. Nagulat si Jiying saglit bago tumango. Totoo iyon. Nang walang pag-aalinlangan, hinailan niya si Yang Kai sa kanyang silid ng alchemy, kumuha ng ilang mahahalagang halamang gamot, at nagsimulang magpino. Si Xianing Chang ay natural na sumunod. Hindi alam ni Jiying ang kanyang background, ngunit nakitang hindi karaniwan ang relasyon nila ni Yang Kai, hindi niya ito pinigilan. Sa anumang kaso, hindi lahat ay maaaring matuto ng kanyang mga kasanayan sa alchemy. Marshall Pick, Kabanata 3211. Hindi ko kaya. Si Jiying ay nagsasaliksik ng bagong alchemy technique sa mga nakaraang taon, ang pinakamahalaga ay ang pill condensing technique. Ayon sa kanya, ang pill condensing technique na ito ay medyo simple at hindi kasing komplikado ng ibang pill condensing technique. Kahit na ang isang ordinaryong alchemist ay maaaring makabisado ito pagkatapos ng ilang pag-aaral, at pagkatapos na makabisado ang pamamaraang ito, ang kahusayan ng pill condensing technique ay tataas ng hindi bababa sa 10-20%. Gayunpaman, ang 10-20% na ito ay hindi dapat maliitin. Ang ilang mga furnace ng spirit pills ay maaaring hindi malaking bagay, ngunit ang isang alchemist ay maaaring pinuhin ang isang malaking bilang ng mga spirit pills sa kanilang buhay. Kung napagbagong loob, ang 10-20% na ito ay isang lubhang nakakatakot na halaga ng kayamanan. Dahil ito ang huling pill condensing technique, hindi pinili ni Jiying na pinuhin ang isang high-grade na spirit pill at sa halip ay pumili ng isang Dao source grade pill. Ang unang proseso ay simple, at kahit na ito ay katangi-tangi, ito ay normal pa rin. Natahimik sandali ang medicine room habang nakatutok si Jiying sa alchemy. Si Yang Kai at si Xianing Chang ay magkasamang nanood, lalo na si Xianing Chang. Ang kanyang pares ng magagandang mata ay nakatitig sa mga galaw ni Jiying nang hindi kumukurap, at paminsan-minsan, isang maalalahang tingin ang sumisilip sa kanyang mukha. Condensing liquid, inukit ang spirit arrays, incubating spirit pills, at sa lalong madaling panahon ay oras na para ay condense ang mga table tasks. Naging seryoso ang ekspresyon ni Jiying. Brother Yang, bantayan mong mabuti. Sa sandaling bumagsak ang kanyang mga salita, ang kanyang mga kamay ay patuloy na bumubuo ng mga selyo habang ibinuhos niya ang isang misteryosong Emperor Chi sa pill furnace. Sa loob ng pill furnace, may kakaibang bango ang umusbong, at kitang-kita na nagsimula na ang pill condensing process. Maya-maya, sumigaw si Jiying. Bumangon ka. Ang takip ng hurno ay nabuksan, at ilang bilog, gamulong na spirit pills ang lumipad at inilabas sa isang bote ng jade na matagal na niyang inihanda. Walang higit pa, walang mas kaunti, mayroong eksaktong 9 na table tasks. Ang 9 ay isang matinding bilang. Ang isang alchemist, gaano man kahusay ang kanilang technique, ay maaari lamang magpino ng 9 na spirit pills. Ito ay isang bagay na kahit na ang Great Empress of Wondrous Pills ay hindi maiiwasan. Sa pagkakakilanla ni Emperor Jiying bilang isang alchemist, nipino ang naturang Dao Source Grade Spirit Pill, kahit na hindi niya ginamit ang kanyang bagong binuo na pill condensing technique, maaari pa rin niyang pinuhin ang 9 na spirit pills. Gayunpaman, nakikita ni Yang Kai na talagang kakaiba ang discarding ito, kaya huminahon siya at maingat na nirepaso ito sandali bago talakayin ito kay Jiying. Ang mga talakayan ng mga alchemist ay hindi limitado sa teorya. Natural, kailangan din nilang mag-eksperimento. Sa makatuwid, kinuha din ni Yang Kai ang kanyang sariling alchemy furnace at ilang mga halamang gamot at sinimulang pinuhin ang spirit dan. Ang oras na upang paikliin ang spirit dan, ginamit niya ang pamamaraan ni Jiying upang ihambing ang mga pakinabang at kakulangan.
Ang furnace after furnace ng experimental spirit pills ay pinino at dahan-dahang lumipas ang oras, ngunit hindi nagpakita si Jiying ng kahit kaititing na senyales ng pagkapagod. Sa halip ay lalong lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang kanyang pakikipag-usap kay Yang Kai ay talagang tama. Sa nakalipas na ilang araw, nalaman niyang may mga depekto pa rin sa kanyang diskarte, ngunit dahan-dahan niyang binago ang mga iyon sa pamamagitan ng mutual verification kay Yang Kai, na natural na nagpasaya sa kanya. Pagkatapos ng buong limang araw, iniligpit nilang dalawa ang furnace ng tableta at sabay na lumabas ng pill room. Si Jiying ay nasa mabuting kalooban at inutusan ang ilang mga disipulo na maghanda ng isang piging upang aliwin si Yang Kai. Ito talaga ang gusto ni Yang Kai. Tiningnan ni Yang Kai si Xia Ningchang, at agad na naunawaan ni Xia Ningchang at kinuha ang pichel ng alak para magbuhos ng alak para sa kanilang dalawa. Pagkatapos mag-toast ng tatlong round, sinampal ni Jiying ang kanyang ulo at sinabing, "Pagkakamali ko, mali ako, hindi ko pa natatanong ang pangalan ng dalagang ito." Pagkasabi nito, tumayo siya at tumingin kay Xia Ningchang na may apologetic na ekspresyon. Sa simula, kahit na nakikita niya na ang relasyon ni Yang Kai at Xia Ningchang ay medyo hindi pangkaraniwan, mabilis niyang isinobsob ang sarili sa alchemy. Sa kanyang mga mata, bukod sa alchemy, si Yang Kai lang ang nakikipag-usap sa kanya, kaya hindi niya pinansin si Xia Ningchang. Hindi man lang niya napansin na binuhusan siya ni Xia Ningchang ng tubig. Hanggang ngayon ay bigla siyang nagising. Ang hamak kong asawa ay si Xia Ningchang. Ngumiti si Yang Kai at ipinakilala siya. Magalang na yumoko si Xia Ningchang. Pagbati, Grandmaster Jiying. Medyo namula ang mukha niya. Ito ang unang pagkakataon na ipinakilala siya ni Yang Kai sa harap ng isang tagalabas. Mrs. Yang. Nagulat si Jiying. Ang taong nagbuhos ng alak para sa kanya ay talagang asawa ni Yang Kai. Walang magawa niyang sinabi. Ito. Ano ang dapat kong gawin? Mangyaring, maupo. Kung alam niya na si Xia Ningchang ay asawa ni Yang Kai, hinding-hindi niya ito hahayaang gawin ang ganitong uri ng trabaho. Hindi ba ito isang sampal sa mukha ni Yang Kai? Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay tila walang pakialam. Naging pabaya ako. Itong Ji ang may kasalanan. Ang toast ay para kay Mrs. Yang. Sana hindi ako sisihin ni Mrs. Yang. Itinaas ni Jiying ang kanyang tasa ng alak na puno ng pawis ang mukha. Masyadong seryoso si Brother Ji. Maliit na bagay lang. Ngumiti si Yang Kai at iwinagayway ang kanyang kamay. Tumingin sa kanya si Jiying na may mapait na ngiti at sinabing, "Brother Yang, masyado kang masungit. Dinala mo rito ang hipag ko at hindi man lang namin binati, dahilan para magpakatanga itong si Ji. Ikaw, kailangan mong parusahan ang iyong sarili ng tatlong tasa ng alak mamaya." Gaya ng sabi ni Brother Ji. Ngumiti si Yang Kai at sinabi, "Pero hindi nagmamadaling uminom. May kailangan ako ng tulong ni Brother Ji. Tungkol ito sa hamak kong asawa." Sinabi ni Jiying, "Kung kailangan mo ng tulong ko, Brother Yang, huwag mag-atubiling magtanong. Hanggat kaya nitong si Ji, hindi ako tatanggi." Ang bagay na ito ay tiyak na magagawa ni Brother Ji. Kumpiyansa na ngumiti si Yang Kai at itinuro si Xia Ningchang. Ganito. Mula nang magsimulang mag-cultivate si Ningchang, nakapasok na rin siya sa pamamagitan ng Dao Alchemy. Mas gusto niya ang sining ng alchemy kaysa sa paglilinang at pakikipaglaban. Oh, alchemist din si Hipag. Si Jiying ay seryosong tumingin kay Xia Ningchang at bahagyang sumimangot. Isa siyang alchemist emperor kung tutuusin. Kung may kasamang alchemist na nakatayo sa harap niya, siguradong masasabi niya ito. Ito ay dahil ang mga alchemist ay may kakaibang ugali, lalo na kapag nakikitungo sa mysterious fire at mga halamang gamot sa buong taon. Siguradong may ilang hindi maalis na bakas na may iwan. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Xia Ningchang, wala talagang bakas na ganoon. Gayunpaman, malinaw niyang naamoy ang iba't ibang pabango ng tableta sa katawan ni Xia Ningchang na ikinahinala niya. Tama, tumanggo si Yang Kai. Limitado lang ang mga kondisyon sa Lower Star Territory, at walang makapagtuturo sa kanya ng alchemy. Ngayong narito na siya, iniisip ko kung maaari ko bang hayaan siyang matuto ng Dao of Alchemy mula kay Brother Ji. Sinabi ni Jiying, ang mga natamo ni Brother Yang sa alchemy ay higit pa sa akin. Bukod dito, kayong dalawa ay mag-asawa, kaya mas maginhawa para sa iyo na bigyan siya ng mga payo. Bakit pumunta sa malayo? Mapait na ngumiti si Yang Kai. Masyadong mabait si Brother Ji. Pero tulad ng alam mo, wala akong masyadong oras para turuan siya. Nang marinig ito ni Jiying, alam niyang nagsasabi ng totoo si Yang Kai. Siya ay nanatili sa High Heaven Palace sa loob ng mahabang panahon, ngunit karaniwang hindi niya nakilala si Yang Kai ng harapan. Ang taong ito ay tila napakalihim sa buong taon, kaya paano siya magkakaroon ng oras upang magturo sa iba? Bahagyang tumanggo si Jiying. Kung ganoon,
Handang tumulong ang Gina ito, ngunit walang pero. Agad siyang pinutol ni Yang Kai at sinenyasan si Xia Ningqiang gamit ang kanyang mga mata. Ningqiang, halika at batiin ang iyong master. Ang cultivation ni Ji Ying ay nasa Emperor Realm, at isa rin siyang alchemy master. Talagang kwalipikado siyang maging master ni Xia Ningqiang. Bagamat tinawag nila ni Ji Ying na magkapatid ang isa't isa, hindi ito magiging hadlang sa mga bagay ni Xia Ningqiang. Sa karamihan, tuturuan lang nila ang sarili nilang guro. Si Ji Ying ay direktang disipulo ng Wand Heiress Pale Great Empress, kaya natutunan niya ang Wonderful Pale Great Empress, alchemy daw. Kung kaunti lang ang natutunan ni Xia Ningqiang sa kanya, siguradong may mapapala siya. Gayunpaman, kung siya talaga ang naging disipulo ni Ji Ying, iba ito. Siguradong ituturo sa kanya ni Ji Ying ang lahat ng walang pagpipigil. Kung ikukumpara, natural na gusto ni Yang Kai na si Xia Ningqiang ay maging disipulo ni Ji Ying, kaya hindi mahalaga kung nawala siya ng kaunti sa mga tuntunin ng katayuan. Bago pumunta rito, ipinalam na ni Yang Kai kay Xia Ningqiang, kaya sa oras na ito, natural na alam niya ang gagawin at mabilis na yumoko. Ngunit bago pa man niya may buka ang kanyang bibig, ikinaway ni Ji Ying ang kanyang kamay at isang hindi nakikitang puwersa ang humawak sa kanyang likod, na pumihil sa kanyang pagyuko. Brother Yang. Si Ji Ying ay tumingin ng walang magawa kay Yang Kai at iwinagayway ang kanyang kamay. Hindi mo ito matatanggap, hindi mo ito matatanggap. Kung talagang tinanggap niya si Xia Ningqiang bilang kanyang disipulo, paano makalkula ang seniority nila ni Yang Kai sa hinaharap? Higit pa rito, hindi siya isang ordinaryong alchemy master. Nasa likod niya ang buong Medicine Corps Valley, kaya hindi niya basta-basta kayang tumanggap ng disipulo ayon sa gusto niya. Kailangang kilalanin muna siya ng Medicine Corps Valley. Bilang karagdagan, wala siyang anumang intensyon na tumanggap ng isang disipulo, kaya maaari niyang turuan ng kaunti si Xia Ningqiang. Malaking bagay ang pagtanggap ng disipulo, kaya paano siya magiging pabaya? Kahit na si Xia Ningqiang ay asawa ni Yang Kai, bago malaman ang kanyang kakayahan, hindi nang aha si Ji Ying na basta-basta siyang tanggapin bilang kanyang disipulo. Kung hindi, mawawalan siya ng mukha para sa Medicine Corps Valley. Ang kanyang ilang mga alagad ay pawang mga dragon at phoenix sa mga tao. Sa hinaharap, malaki ang posibilidad na silang lahat ay magiging alchemy masters. Bakit hindi? Hindi kaya ayaw ni Brother G. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili. Dahil marami na akong nasabi, paano kita bibitawan ng ganoon kadali? Ngayon, kailangan mong tanggapin kahit na ayaw mo. Hindi naman sa ayaw ko, kaya lang. Labis na sumalungat si Ji Ying. Dahil sa mga alituntunin ng sekta, ang Ji na ito ay hindi maaaring tumanggap ng isang alagad sa kalooban. Kailangang iulat ang bagay na ito sa seniors. Bagamat ang Medicine Corps Valley ay ang lugar kung saan nilinang ng Wand Heiress Pale Great Empress, walang pakialam ang Great Empress sa lahat. Ang namamahala ngayon sa Medicine Corps Valley ay ang pinakamatandang disipulo ng Wand Heiress Pale Great Emperor, ang tinutukoy ni Brother Ji Ying. Mayroon ding panuntunan ng sekta na ito. Natigilan si Yang Kai, ngunit alam din niyang hindi magsisinungaling si Ji Ying sa kanya. Naiintindihan niya na ang kanyang plano ay malamang na makatagpo ng ilang mga twists at turns. Oo, kung hindi ay hindi tatanggi si Ji Ying. Paano ito, Brother Yang? Maaari kong turuan si Sister-in-Law Alchemy, ngunit hindi natin kailangang maging master at disciple. Ayaw ni Yang Kai. Kung basta-basta niya itong tinuturuan, gaano ka Jose ang maituturo niya? Pansamantala niyang tinanong, tumatanggap pa rin ba ng mga disipulo ang Medicine Corps Valley? Paanong hindi alam ni Ji Ying ang kanyang binabalak? Napangiti siya ng mapait. Hindi kami tumatanggap ng bagong disipulo sa loob ng 500 taon. Gayunpaman, kung mayroong isang taong may natatanging kakayahan, sigurado akong hindi tatanggi ang senior. Natawa si Yang Kai nang marinig niya ito. Ningqiang, ipakita mo kay Brother Ji ang iyong kakayahan. Si Ji Ying ay tumingin sa kanya nang may pagtataka, na medyo hindi makapaniwala. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, si Xia Ningqiang ay walang kahit kititing na bakas ng isang alchemist, ngunit si Yang Kai ay tila lubos na nagtitiwala sa kanya. Gayunpaman, dahil ang mga bagay ay umabot na sa puntong ito, si Ji Ying ay nakatitig lamang kay Xia Ningqiang at palihim na nagplanong bumalik at hilingin kay brother na tanggapin si Xia Ningqiang sa Medicine Corps Valley. Pagkatapos ng lahat, hindi niya kayang tanggihan ang kahilingan ni Yang Kai. Ipapakita ko sa iyo ang aking kawalan ng kakayahan. Mahinang sabi ni Xia Ningqiang, pagkatapos ay hinalungkat ang kanyang space ring at kumuha ng ilang halamang gamot. Ang mga ito ay pawang Origin King Grade Herbs, at walang mas mataas na Grade Herbs sa Star Territory. Nag-iisang gumagalaw ang mga mata ni Ji Ying. Marshall Peak, Kabanata 3212. Paglalapat ng iyong mga natutuhan.
Sa kanyang paningin, natural niyang nakikita na ang cultivation ni Xia Ningchang ay isang Third Order Origin King lamang, ngunit sa sandaling ito, naglabas siya ng Origin King Grade Herb, na nagpapahiwatig na gusto niyang pinuhin ang isang Origin King Grade Spirit Pill. Para sa isang cultivator mula sa isang mas mababang star territory, ito ang dapat na limitasyon. Sa madaling salita, ang asawa ni Yang Kai ay isang Origin King Grade Alchemist. Marahil, si Ji Ying ay maaari pa rin umasa dito. Palihim na tumago si Ji Ying at tahimik na nagsimulang magbigay ng pansin. Dahan-dahan ang kinuha ni Xia Ningchang ang isa sa mga halamang gamot at biglang nagbago ang kanyang aura. Siya ay naging lubos na nakatuon, na parang ang tanging natitira sa mundo ay ang damong nasa kanyang harapan. Kinailangan ng alchemy na ang isa ay ganap na nakatutok at hindi maabala o maabala kahit kalahating araw. Ito ay isang mahalagang kalidad para sa bawat alchemist. Muling tumango si Ji Ying, iniisip na anuman ang kanyang kakayahan sa alchemy, ang pagganap na ito lamang ay kapuri-puri. Ngunit sa sumunod na sandali, napakunot ang kanyang noo dahil talagang itinulak ni Xia Ningchang ang kanyang Saint Chi upang balutin ang damo sa kanyang kamay. Ang kanyang Saint Chi ay hindi static, ngunit sa halip ay nagbabago sa pagitan ng malakas at mahina, na lumilikha ng kakaibang pagbabago. Sa ilalim ng pagbabago bagong ito, isang bakas ng berdeng aura ang mabilis na umapaw mula sa halamang gamot, na halatang ang panggamot na likidong nilalaman nito. Hindi gumagamit ng pill furnace. Isang kakaibang liwanag ang bumungad sa mga mata ni Ji Ying. Ang isang namumukod tanging alchemist ay maaaring makapagpino ng isang spirit pill nang walang tulong ng isang pill furnace, ngunit nangangailangan ito ng napakataas na antas ng kasanayan, at ang grado ng spirit pill na pinino ay tiyak na hindi masyadong mataas. Halimbawa, si Ji Ying mismo, bilang Emperor Alchemist, ay maaaring magpino ng Dao Source Grade Spirit Pill nang walang tulong ng pill furnace, ngunit bilang resulta, kahit na kaya niya itong pinuhin, ang kalidad at dami ng spirit pills ay magiging apektado. Ang pill furnace ang pangalawang buhay ng alchemist, at hindi lang ito kasabihan. Mabuti man o masama ang isang pill furnace, mahalagang tulungan ang isang alchemist sa alchemy. Si Xia Ningchang ay isa lamang Origin King, kaya ang pagpino ng Origin King Grade Spirit Pill ay limitasyon na niya. Ngayon, gusto niya talagang magpino ng walang tulong ng pill furnace, na ikinalungkot ni Ji Ying. Pakiramdam niya, kahit na sinadya ni Xia Ningchang na magpakitang gilas sa kanyang harapan, hindi siya dapat kumilos ng mayabang. Ito ay hindi magandang bagay para sa isang alchemist. Sa ganoong pag-iisip, malamang na hindi siya makakarating sa malayo. Kung may ibang gumawa nito sa harap niya, sana ay pag-alitan niya sila, ngunit kung isa sa alang-alang na si Xia Ningchang ay asawa ni Yang Kai, tiniis niya ito, ngunit ang kanyang orihinal na mga inaasahan ay nawala. Sa sumunod na sandali, natulala na naman siya. Dahil naramdaman niya na ang Saint Chi ni Xia Ningchang ay hindi kabilang sa fire attribute. Ano, hindi lang siya gumamit ng alchemy furnace para mag-refine sa hangin, wala man lang siyang alchemy fire. Paano niya mapipino ang alchemy ng ganito? Naisip ba niya na ang alchemy ay paglalaro ng bata, isang bagay na maaaring gawin ng basta-basta? Hindi niya maiwasang lumingon sa asawa ni Yang Kai. Gayunpaman, nakita niyang umiti si Yang Kai at makahulugang sinabi. Maiintindihan din ni Brother G. Sumimangot si Ji Ying ngunit hinayaan lamang ng kalikasan ang landas nito. Sa kanyang isipan, iniisip niya kung paano magalang natatanggihan ang naunang proposal ni Yang Kai nang hindi sinasaktan ang kanyang mukha o ang pagkakaibigan sa pagitan nila. Gayunpaman, ang bagay na ito ay mahirap hawakan. Kung may dinala si Yang Kai dito, maaari siyang tumanggi, ngunit ang babaeng nasa harapan niya ay asawa niya. Kung nagkamali ang mga bagay-bagay, malaki ang posibilidad na magdudulot ito ng lamat sa pagitan nila. Ang Saint Chi ay lumundag at ang Spirit Grass ay bumagsak habang ang Origin King Realm Spirit Pill ay umapaw ng berdeng fluorescence sa bilis na nakikita ng mata at unti-unting namuo at naging malaperlas na patak ng berdeng likido. Nanlalaki ang mga mata ni Ji Ying habang hindi sinasadyang sumigaw. Paano ito posible? Ang unang hakbang sa pagpino ng isang Spirit Pill ay ang pag-condense ng medicinal liquid. Sa pangkalahatan, ang mga alchemist ay gagamit ng pill furnace at pill fire para gawin ito, ngunit ang asawa ni Yang Kai ay hindi lamang gumamit ng pill furnace, ngunit wala rin siyang pill fire, ngunit kahit papaano ay nagawa niyang i-condense ang medicinal liquid mula rito sa damo. Nilinggan ni Ji Ying ang kanyang ulo upang tingnan si Yang Kai sa gulat, ngunit nakita niya na ang ekspresyon ni Yang Kai ay walang pakialam, na parang inaasahan na niya ito. Ano ang nangyayari? Nang walang tulong ng pill furnace o pill fire, paano na-condense ng babaeng siya na ito ang medicinal liquid na ito? Hindi makapaniwala, bahagyang pinakawalan ni Ji Ying ang kanyang divine sense at mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata. Ito ay talagang isang panggamot na likido, at
at ito ay napakadalisay. Ang malaperlas na patak ng berdeng likidong ito ay hindi hinaluan ng kaunting dumi at ang mga katangiang panggamot nito ay ganap na napanatili, nang walang kaunting bakas ng pinsala. Ang pagkabigla sa puso ni Jiying ay hindi hihigit pa dahil pakiramdam niya na ang nakikita niya sa kanyang harapan ay higit pa sa anumang nakita niya sa kanyang buhay. Sa kanyang kakayahan, kung kukuha siya ng Origin King Grade Herb, natural na makakamit niya ang parehong antas ng refinement gaya ni Xia Ningchang, ngunit kakailanganin niyang gumamit ng Pill Furnace at Pill Fire para magawa iyon. Bukod dito, siya ay isang Emperor Realm Alchemist habang si Xia Ningchang ay isang Origin King Grade Alchemist lamang. Parang langit at lupa ang pagitan ng dalawa kaya natural na hindi sila may kukumpara. Hindi kailanman naisip ni Jiying na ang isang Origin King Grade Alchemist ay makakapag-condense ng isang medicinal liquid sa isang lawak na lampas sa kanyang sariling limitasyon. At least, noong isa pa siyang Origin King Grade Alchemist, hindi niya ito makakamit. Ang kadalisayan ng panggamot na likido ay direktang nauugnay sa kalidad ng panghuling tableta. Kung mas mataas ang kadalisayan ng panggamot na likido, mas kaunting mga impurities na mayroon ito, at mas malaki ang tulong na ibibigay nito sa kasunod na proseso ng pagpipino. Kaugnay nito, walang alin lang ang nakamit ni Xia Ningchang ang pagiging perpekto. Sa pagtingin sa Origin King Grade Herb sa kamay ni Xia Ningchang, nakita ni Jiying na ito ay ganap na nalante at ang mga nakapagpapagaling na efficacy na nilalaman nito ay ganap na pinalapot. Tinapon lang ito ni Xia Ningchang sa isang tabi. Nagdulot ito ng muling pagkagulat kay Jiying. Ang pag-condense ng ganoong purong medicinal liquid ng walang tulong ng Pill Furnace at Pill Fire ay nakakamangha na, ngunit ang totoo ay nagawa niyang ipitin ang medicinal efficacy ng isang herb hanggang sa limitasyon. Masasabing hindi pa nakakita ng ganoong alchemist si Jiying. Kahit na ang ilang mga alagad na pinaasa niya ay mas mababa sa kanya. Kung ang hakbang ng pag-condensate ng medicinal liquid ay bibigyan ng buong score na 10, tiyak na bibigyan ni Jiying si Xia Ningchang ng 9 sa 10. Natatakot siyang maging mayabang ito. Hindi maintindihan ni Jiying kung paano niya ito nagawa, dahil taliwas ito sa kanyang nalalaman. Nang huminahon, patuloy niyang pinagmamasdan si Xia Ningchang na mahusay na nag-condense ng mga likidong panggamot sa mga likidong panggamot. Pagkaraan ng ilang sandali, ang lahat ng panggamot na likido ng mga halamang gamot ay pinalapot. Napabuntong hininga si Jiying sa pagkamangha. Natuklasan niya na ang perpektong likidong panggamot na inihanda niya sa simula ay hindi lang basta-basta, dahil ang mga halamang gamot na inihanda niya sa bandang huli ay parang simula lang. Siya ay ganap na naisip ang kanilang mga nakapagpapagaling na epekto nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang kaunti. Inalis ang kawalang kasiyahan at paghamak sa kanyang puso, ang ekspresyon ni Jiying ay naging lubos na nakatuon habang nakatitig siya sa mga galaw ni Xia Ningchang nang hindi kumukurap, baka makaligtaan niya ang kaunting detalye. Bagamat hindi pa rin maintindihan ni Jiying kung paano niya ito ginawa, ang visual at sensory na epekto na ito ay walang alinlangan na isang uri ng pagkabigla at kasiyahan para sa isang veteranong alchemist. Matapos ay condensate ang mga likidong panggamot, natural na oras na para mag-inscribe ng spirit array at hayaang mag-fuel ang mga medicinal liquid sa isa't isa. Naisip ni Jiying sa kanyang sarili. Sa puntong ito, dapat mong gamitin ang iyong pill furnace, tama ba? Ang ginawa mo ngayon ay sapat na upang patunayan ang iyong kakayahan. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, wala pa ring balak si Xia Ningchang na kunin ang kanyang pill furnace. Sa halip, ibinukalang niya ang kanyang mga kamay at itinapat ang mga ito ng patayo sa kanyang harapan, naglabas ng mga likidong panggamot na kasing laki ng perlas na nakabalot sa Saint Chi at nakabitin sa pagitan ng kanyang mga palad. Habang umaalon ang kanyang Saint Chi, isang masa ng panggamot na likido ang nagsimulang sumayaw ng mabilis, umiikot sa mga palad ni Xia Ningchang bilang sentro nito. Sa panahon ng proseso ng pag-ikot, ang mga panggamot na likidong ito ay nagsanib at nagsalubong sa isa't isa, na sumasailalim sa ilang mahiwagang pagbabago. Si Jiying ay walang imak. Naramdaman lang niya na ang spirit pill na pinipino ng Mistress Yang na ito ay ganap na naiiba sa alchemy na alam niya, na malayo sa kanyang imahinasyon. Binibigyang pansin ang mga pagbabago sa mga likidong panggamot gamit ang kanyang divine sense, ang ekspresyon ni Jiying ay pinaghalong pagtataka, pagkabigla, paghanga, at marami pang ibang uri ng mga ekspresyon. Mabilis na lumipas ang oras na kailangan para masunog ang isang insenso, at ang panggamot na likido na umiikot sa pagitan ng mga palad ni Xia Ningchang ay biglang bumagal. Gayunpaman, sa ilalim ng pangunawa ni Jiying, malinaw niyang naramdaman na ang likidong panggamot ay ganap na nagsama-sama, at ang dami ng likido ay umabot sa tugatog.
Hinawakan ni Xia Ningchang ang semi-finished medicinal liquid sa isang kamay, pagkatapos ay itinagilid ang kanyang ulo at nag-isip sandali bago bumuo ng serye ng mga hansil gamit ang kanyang kabilang kamay at nagpadala ng isang pagsabog ng senchi. Ito ay biglang tumayo si Jing. Ang hansil na ginagamit ni Xia Ningchang sa sandaling ito ay ang kanyang bagong binuo na pill condensing technique. Sa kanyang 5 araw na pakikipag-usap kay Yang Kai, ginamit niya ang pamamaraang ito para ay condense ang hindi bababa sa 20 furnace ng spirit pills, ngunit iyon na. Hindi naisip ni Ji Ying na talagang matututuhan ito ni Xia Ningchang pagkatapos lamang ng 5 araw. Hindi lamang niya ito natutunan, ngunit ginamit din ito. Hindi maipaliwanag na nasa sabik si Ji Ying dahil sa natural niyang naramdaman na nakapulot siya ng isang kayamanan. Ang pagkakaroon ng napakahusay at espesyal na mga kasanayan sa alchemy ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng kahusayan ni Xia Ningchang sa alchemy at ang katotohanan na siya ay nakalubog sa Tao of Alchemy sa loob ng mahabang panahon, ngunit upang matutunan at magamit ang kanyang pill condensing technique sa loob lamang ng 5 sapat na ang mga araw upang ipakita ang kanyang pangunawa at kakayahan. Siyempre, sa opinyon ni Ji Ying, hindi perpekto ang pill condensing technique ni Xia Ningchang. Ang ilan sa mga transition sa gitna ay medyo matigas, at hindi ito nagbigay ng uri ng natural na pakiramdam na mayroon si Ji Ying. Ngunit ang mga kapintasan ay hindi maaaring matakpan ang kagandahan. Sa loob lamang ng 5 araw, walang itinuro sa kanya si Ji Ying. Nakatingin lang siya sa gilid, pero naabot na niya ang puntong ito. Natuturuan siya ni Ji Ying, hindi ba magkakaroon ng mas malaking lugar para sa pagpapabuti? Kung ikukumpara sa kanya, ang mga alagad na malaki ang pag-asa niya ay mga bulok na kahoy na hindi kayang ukit, mga pader ng dumi na hindi madudumihan. Pagkatapos ng huling handseal, ang panggamot na likido sa kamay ni Xia Ningchang ay biglang nahati sa 7, ngunit ito ay nasa ilalim pa rin ng kanyang kontrol. Ang 7 likidong panggamot ay patuloy na umiikot, unti-unting tumitibay at natuyo. Matapos maayos ang lahat, si Xia Ningchang ay may 7 rolling, Snow White Spirit Pills sa kanyang kamay. Grandmaster, pakitingnan po. Mahinang sabi ni Xia Ningchang, pagkatapos ay inilagay ang 7 spirit pills sa kanyang kamay sa mesa at umatras sa likod ni Yang Kai. Agad na binuksan ni Ji Ying ang kanyang mga mata at kinuha ang 7 spirit pills sa kanyang kamay, maingat na sinisiyasat ang mga ito. Pinagmamasdan ni Yang Kai ang sitwasyon, kaya paanong hindi niya nakikita ang pagbabago sa ugali ni Ji Ying. Tumangala siya kay Xia Ningchang, ngumiti, at sinenyasan ng kanyang mga mata na tapos na ang lahat. Pill veins, bulalas ni Ji Ying. Sa 7 spirit pills, isa ang talagang nakabuo ng pill veins, at hindi ito isa, kundi 2. Ito ay isang kamangha-manghang ratio na kahit si Ji Ying ay natigilan.